Mga kapuso, tumaas po ang presyo ng ilang isda at gulay matapos ang pananalasa ng bagyong Mario. Pero paalala ng DTI, umiiral po ang price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si DTI Undersecretary Vic Dimagiba. Good morning, Yusek. Hi, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Opo, opo, right, tama po kayo. Okay, itong price freeze, saan-saan mga lugar po ito na nag-i-implement po tayo ng price freeze? Dito po sa National Capital Region, dito lang po sa Marikina City. Mm-hmm. And then sa North po, ang Ilocos Norte. And then, nabalitaan po ang Narvacan, Ilocos Sur. And then sa Cebu City po. At saka dito po sa Cainta, Rizal. Opo, yan po ang mga areas na under state of calamity po. Okay, may mga reports po na yung presyo ng ilang gulay at isda sa ilang pamilihan, may bahagyang pagtaas. Hanggang magkano hubat talaga dapat yung dapat ibayad ng ating pong mga consumer sa ganitong sitwasyon? Yan pong kasing gulay at saka yung mga produktong agrikultura, talaga naman merong konting tataas yan dahil yung konting aberya sa pagdaloy ng supply, no? Uh-huh. Pero after, historically, after 3-4 days from a typhoon o yung matinding pagbaha, bumababa na po yan sa normal price niya. No? Siguro po yung mga 5 pesos from the previous presyo niya, medyo reasonable na po yun. Wag lang po mga doble ang presyo. 5 pesos na pagtaas. Opo. Katanggap-tanggap pa. 5-10 pesos po, Pepe. Tanggap na po yun. Opo. Alright, yung fish kill po sa Valenzuela, may epekto ho ba ito sa presyo ng isda natin sa ilang pamilihan sa Metro Manila? Maliit na source ng supply lang po yun. Ano? Marami pa po naman sa lugar ng Bulacan, dito rin po sa South. Siguro po, halos hindi po mararamdaman po yun. Yung may mga namamantala po, ano po ang pwedeng tawagan ng ating pong mga mamimili kung sakaling gusto nilang magreklamo? Dagdagan ko lang po, no? Hindi naman po mga produktong gulay ang may price freeze. Pati po mga produktong delata, lahat right. po ng non-agricultural products, sakop po yan ng price freeze kapag nasa area of state of calamity. Kami po sa DTI, lahat na po ng data ng listahan ng mga presyo, matatagpuan po yan sa website ng DTI at yan po ibinigay na rin namin kahapon sa local government po ng Marikina City. Meron po kaming call center number 751-3330. Bukas po yan po Monday to Sunday. I-report lamang po ang mga presyo na sa tingin ng mga mamimili ay sobra naman ang pagtaas kumpara po bago po tayo nagpagyo, nagbaha. Alright, Yusek Dimagiba, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Good morning po. Mga kapuso, DTI Undersecretary Vic Dimagiba.